Samantala, 46 na barangay mula sa 7 bayan sa Pangasinan ang nakaranas ng pagbaha ayon sa PDRRMO. May ulat si Jasmine Gabriel Galvan. 2 araw nang lubog sa baha ang mga kabahayan na ito na nakatayo sa gilid ng ilog sa barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Nakapatong na sa mga upuan ang gamit ng mga residente. Baha! Mahirap. Natakot naman yung daratingin tubig. Hindi ka makatulog. Mahirap po, lalo na po pag kailangan magsaing. Sa monitoring ng Pangasinan PDRRMO, 46 na mga barangay sa 7 bayan ang apektado ng baha bunsod ng habagat. Yung baha talaga at yung rainwaters, ito yung mga low-lying areas malapit sa mga kailugan, ito yung mga binabaha. Pinakabinabantayan sa ngayon ng PDRRMO ang antas ng tubig sa Sinukalan at Marusay River. Inirekomenda ng PDRRMO sa mga residenteng nakatira sa gilid ng ilog na magsagawa ng preemptive evacuation dahil kasi sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, inaasahan yung pagtaas ng antas ng tubig sa mga kailugan. Sa initial na report, umabot na sa 99 million pesos ang danyos sa agrikultura at infrastruktura. Samantala, pinagpapaliwanag ang isang barangay chairman sa Lingayen, Pangasinan dahil sarado ang barangay hall at walang naka-duty na barangay official matapos ang pag-iikot sa barangay na ginawa ng lokal na pamahalaan. I required the DILG to investigate, no? And that is not my standard of governance. Ngayong nararanasan ang habagat at naka-red alert ang probinsya, mahalagang naka-alerto rin ang mga opisyal ng barangay. Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon.